beginning, he told everyone to make me feel welcome and to make me feel comfortable, and it really worked because the whole way talaga, Greg was so patient, like what I said before. So, yeah. Ako po, first time po gumawa ng horror film. At first time rin po makatrabaho sa Direct JV. Tapos, para sa akin, naging mas challenging siya kasi hindi ko po siya nagagawa before. At horror ka po siya. Pero sa Direct JV, nandiyan siya for keep on like, reminding us na dapat effective, dapat ano tayo, natural, na talagang gulat. Talagang ano siya, patient. Hindi siya yung nagagalit. Pero siya din yung ano, hahayaan kang mag-isip kung anong atake mo sa'yo sa next set. Hindi basta-basta. Ganun. Thank you po. Hello po. Actually, first horror movie ko. And sobrang excited na ako. Sana yun po kasi makagawa ko na ano, hardcore horror kasi mahilig talaga ako sa horror films. And working with Direct JB, sobrang na-appreciate ko si JB kasi alam mo yung ano, alam mo yung he's very passionate sa ginagawa niya. And pag-feel ko talaga na alam mo na todo bigay siya. And kapag yung mga co-work mo kasi talagang todo bigay. Alam mo, nag-a-align. So, naging maganda talaga yung ginagawa niya. Which is, you know, very thankful to her. Yes, ako naman po, pang-apat ko na po ata dyan na horror film. Pero, ngayon na po yung pinaka-mas challenging na role na tanggap ko po. Kasi ako po yung mananako. So, medyo pressure po talaga. Hindi medyo, pero sobrang pressure po talaga ako. Pero with the help of the Direk, sobrang pinapakalma niya ako. And to be, para makapag-ano din po ako, makapag-isip, to be more creative sa character. Yun, at masaya po siya katrabaho. Yeah, this is my first horror film, and I'm blessed to be working with Direk JB and with the whole cast. Kasi magaling sila lahat, and you know, good talent leads to a good movie. A good script, which the script is always good. It's a good writer, so I'm blessed. Thank you, Riga. You know. Thank you. Sige, salamat and congratulations. Thank you. Okay, yes, sir. Hi, Tibon. This is your first movie na ito, Riga. And how is it? Na ito yung mananakot this time. And ito yung parang pinakabida na kontrabida dito sa ako naman po, napapressure po talaga ako kung ano po yung magiging resulta po. Pero very thankful din po ako na nagkaroon po ako ng ganun na role na na-experience po siya. Yung ginagawa ko po talaga yung movie, sobrang, hindi naman ano, pero natatakot din po ako sa kasi abandoned building. So medyo nag-mix po din po siya and na-help po, ano tawag doon? Ah, nakakatulong din po siya sa character ko. Yes, din po. For Derek, Derek, ano yung pinaka-challenge na na-experience na with some movie? Challenge? Or yung pinaka-mahirap na for the first time na try ko yung talaga nag-shoot lang kami sa studio for special effects sa post-prod. So, meron kasi yung part doon na fight scene between yung character ni Miss Yula at yung character ni Aigo. So, as an action scene, siya naman yung mga lilipan, yung harness na patiwanik na. First time ko maka-experience ng gano'n. And, ayun, since first time kong mag-gano'n, hindi ko pa talaga alam kung paano gano'n. Pero once I got the hang of it, ayun, mas naging creative na ako dun sa mga makikita niyo sa pelikula. For the whole cast, ano yung pinakamahirap na eksena na gawa niyo sa movie? Ako yung death scene ko. Ayoko ba? Di ba mabili sa options? Yung death scene, yung nabingin ko. Probably yung mga parts na kailangan ko sa video.
yung parts na kailangan kong buhati. Si Alvin. Si Alvin. Si Alvin. Ako po yung ano, nag-react lang ako sa camera, pero wala talaga nanatag sa amin. Siyempre may sigaw na kailangan dayain. So, sumisigaw ako, camera yung paharap ko. Medyo mahirap siya kasi kailangan yung reaction real. So, siguro yun yung pinakamahirap sa akin. Ako po yung torture scene. Ay, hindi, wala pala yung torture scene. Yung ano, siguro yung habulan, yung takbuhan naman. Yung habulan yung takbuhan, pero hindi po talaga naging mahirap kasi sobrang na-enjoy ko yung ano, yung paggawa ng film. And hindi naman sa initial challenging, pero parang may mga projects kasi parang ano eh, parang fit sa'yo na sabihin mong, uy, okay to ah, ito talaga yung fit sa character ko to. So, you know, thankfully, yun po, nag-fit talaga sa akin yung role and hindi ko na naman po masyadong ano, nahirap. Ako naman po, yung nagwawala po ako. Oo, yung nasa trailer po, yung nagwawala ako, umiiyak ako, sumisigaw, as in lahat na ginawa ko na po doon. Kasi mahirap po yung body movements, bala, tapos yung boses, sobrang nagka-cramp na po ako doon. At yung sinamuntik na po ako makulong. Yun. Talaga yun? Totoo. Oo, muntik ka na talaga makulong sa beat. Siguro yung ano yung enchantment kasi walang dialogue yun pero puro ano lang like ginaya ko lang yung mga sinasabi ni Miss Aigo na parang nag-pray ako in tongues parang ganun siya so medyo nakakatawa kasi pinapagtawa na sample mahirap sa lesson sa lang hanggat mamatay siya. Sige, so mamatay. Mamatay yung sarili ko. Sa tuwa. Last po. Direct sa iyo ulit. Saan po yung inspired yung kwento nung... Wala naman. Imagination. Kaya ano, kasi lagi ako nanonood ng mga pranks sa YouTube. And ayun, parang one day, naisipan ko lang mga ako. Gumawa ng movie na what if, yung parang alam, a prank gone wrong. Ayun, tapos halo dun sa idea ni Ms. Rosel na about uso, in-merge ko yung dalawang concept. So, kaya matuto ba yung totoo literally or figuratively? Both. Well, literally, nakita niyo naman sa mukha ni Ms. Ivan. Tapos, figurative naman. Matuto din siya in the sense na lahat planado. Ayun, especially talaga sa shots talaga. Parang sa age na yun na karamihan ng mga Pilipino, lalo yung mga kabataan na nakakita sila ng mga, you know, sort of scare videos sa internet. Parang challenge talaga sa akin na paano ko sila gugulatin at nakita na nila lahat. So yun, hindi natin kung ano effective. Pero yung teaser namin, kung nakita nyo, nung naka-attach siya sa Die Beautiful, yung monitor ko sa mga sinehan, mukhang nagugulat naman sila. So, mas nabuhayan ako ng loob na hindi ko naman na effective. Okay, thank you. Yes? Yes, sir? Hello, sir. Good afternoon. Good evening. May question na po. Gaano ba necessary yung pairing ng actors dito sa movie na to? Yes, sir. Gaano ka-importante na dapat pairs yung mga actors na ginamit mo sa pelikula mo? Importante siya kasi, di ba, yun ang puso ngayon sa audience. Mga pairing-pairing, meron ng moving on. Grabe na. At saka, yun yung, since yung usog na, it's a very, parang provincial concept, pamahiin. Parang it helps to attract the more or urbanized audience kapag may ganyan ka mga bagay-bagay. Mga pairing-pairing, who ends up with who. Without spoiling the story, dito sa tatlong pairs na to, sino sa tingin mo ang nag-standout in terms of acting? Sige. Sino? Yung highest bidder. Highest bidder.